Welcome back mga kaday on my YouTube channel. It's me again, Babaeng Ubi. For today's video mga kaday, ay isi-share ko na naman sa inyo kung paano gawin ang Chinese fresh lumpia with homemade wrapper. Itong menu natin ngayon mga kaday ay sobrang matrabaho kasi ang dami nating hihiwain na mga gulay and everything. Tapos gagawa pa tayo ng homemade wrapper, gagawa pa tayo ng lumpia sauce. Kaya tuloy-tuloy na ito mga kaday, dire-diretso na ang ating video for today. Wala nang hinto-hinto, no? Kaya isi-share ko na sa inyo kung paano. Just keep on watching lang mga kaday and let's do this! Ito na pala mga kaday, ang ating sangkap at mga panimpla para sa ating Chinese lumpia with homemade wrapper. Una, meron tayo dito chopped sayote, chopped carrots, chopped beans, chopped cabbage. Meron tayong tofu, garlic, onion, at ang ating chopped peeled shrimp. At ang ating panimpla ay chicken powder, salt, and pepper. And that's it mga kaday. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Kaya keep on watching lang po mga kaday. Mga kaday, lagay na tayo ng oil. Lagay na natin mga kaday ang ating garlic. Peeled shrimp mga kaday. Pag-isa lang din. Ang hipon mga kaday, ilalagay na natin ang ating chopped tofu. Muna tayo ng kalahating chicken powder. Umaya na yung kalahati. Sunod na natin mga kaday ang ating carrots. Sabay na natin ang ating sayote para mabilis na tayo. Muna natin para maluto talaga ang ating mga gulay. Dito tayo mga kaday para maluto dito. Pwede na natin ilagay ang ating beans. Okay na, ilalagay na natin ang ating cabbage. Okay, okay na ang ating gulay. Ilagdag na natin ang ating natirang chicken powder. Lagay na rin natin ang ating salt. Pwede na pagsabayin lahat. So, ayan o mga kaday. Durog na ang ating gulay. Katulad ng pagdurog niya sa puso mo. Char! Hugot line na naman tayo mga kaday. Kaya ito na. Ang ating lumpia ay luto na mga kaday. Okay, luto na ang ating gulay para sa ating Chinese fresh lumpia. Kailangan lang natin ang pansala. Dito natin ilalagay. Mga
kaday nakasala ng ating gulay para sa ating Chinese fish lumpia. Kaday ang ating mga sangkap para sa ating homemade wrapper. Meron tayong flour, cornstarch, egg, salt, and water. Ang gagawin natin ay ipaghalo-halo lang natin sa isang bowl ang ating mga ingredients. Lagay ang salt na hindi mga dry. Then, lagay natin haluin lang po natin kung mawala yung buo-buo. Para inahalo na natin. Lilipat lang natin to sa kabilang bowl pero sasalain natin para sure tayo na wala yung buo-buo. Ating pang-homemade wrapper na mixture. Gagawin na natin ito. Just keep watching lang mga kaday. Kailangan natin mga kaday ng non-stick pan para hindi dumikit ang ating mixture, ang ating butter para sa lumpia wrapper. Ito na mga kaday, gagawin na tayo ng ating wrapper. Buhos mo lang sa gitna. Ibutin mo. Tulad ng pagpaikot niya sa'yo. Then, hintayin natin magbabol ang gitna. Saka natin hahawin. Dito mo siya, gaganyan lang. Ganun mga kaday ang ating wrapper. Tapos na. Ang ating sangka para sa ating fresh lumpia sauce. Meron tayo dito, water, brown sugar, soy sauce, salt, at ang ating pampalakot ay cornstarch at water. Ang gagawin natin dyan ay sa isang pati na kagayin natin.
Lagyan natin ng kunting sauce. Magagay tayo ng lettuce. Lagyan natin ng gulay. Garlic. Lang tayo para hindi mabutas. Sige na pala yung ating Chinese fresh lumpia with homemade wrapper. Sige na kaday. And so, ayun ang mga kaday. Haggard fish na sa babaeng OBO kasi ang dami nating hinanda mga kaday. Kaya, kiribombastic lang yan mga kaday. No? Kaya si part yan ang trabaho natin yung mga pagod. Yung nakaupo nga na papagod. Yung nagtatrabaho pa kaya. Charot! Ngayon mga kaday, sana nagustuhan nyo ang vlog ko for today. At I hope na may mga natutunan kayo sa mga ginagawa ko dito, no? Please support my YouTube channel, Avern Batusan Vlogs. And don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. And it's me again, Babaeng OB. Ay nagsasabing, keep safe always! Bye-bye mga kaday! Thank you.